isang box may gano'n. Kaya nga eh. Ha? Sige, papasura niya. Ito bagong flavor ng avocado. Ito avocado. Ano balik tayo kasi nila? Masarap yung avocado. Hi, good morning sir. Good morning. Taga saan po kayo? Nabatas po. Lagyan po natin ito dyan sa iyo. Para magkarinigan tayo. Yan. Ano yung dala mo sa amin? Relos po. Relos? Na may official. Swiss Military. Watch. Alright, magandang brand. Alam nyo ba na ang Swiss Military ay nanggaling sa Switzerland? Tama ba? Tama ba? Tama ba? Okay. Di ko alam kung tama, pero sa tingin ko lang kasi Swiss. Magaling siya ng Switzerland. Di ba? Tama ba? Tama ko naman. Switzerland niya eh. So, ayun to sa... naman ako. Oy! Sa tatay ko po. Hindi lang pala ito basta watch. Apo. May official po. Meron? Official. Office of the President. Office of the President! Ba? Bakit anong papa mo? Empleyado po. Empleyado na? Malacanang po. Administrative assistant po. Watch. Kailan? Di po. Simula kay Arroyo. So, saan niya nakuha to? Retirement po. Retirement. Sino nagbigay sa kanya? Si... Dito na lang po yung si Marcos na rin po. Kasi retired na po siya this year. Ah, so si BBM na nag-award po ito. Oh, this is a Swiss Military. Ganda ah. Okay naman yung ganitong watch. So, hindi ko lang kasi alam magkano ba value ng Swiss Military Chrono Watch. Hindi ito automatic eh, di ba? Apo. Hindi, di battery ito. Sa, kinik ko po siya sa Swiss Military Watch. Nasa 15K po ang original price. Wala po siyang seal ng Office of the President. Yes, oo. Paso nga, patingin ko hindi na naman masyado magmamatter kung may official seal siya ng logo. Alright. So sige, tawag tayo ng sa expert kung paano niya, anong masasabi natin niya dito apo. Sa isang relos na binigay. Anong papamulit? Hindi po, Administrative assistant po. Administrative assistant. Kailan ito binigay sa kanya? Hindi ko lang po sure eh. Pero this year kasi siya nag-retard. Okay, meron ba tayong copy? Kasi ang warranty niya 2020. Opo. Pa last year. Opo. Last year pa. Meron ba tayong copy na binigay sa kanya? To at nagpapatunay na... Kasi pwede kang magpa-custom eh. So hindi ko sure kung anong... Andito pa si tatay. Sa ano, pwede pong kausap. Sige, tawag tayo ng expert. Tawag tayo lang. So, tawagin natin siyempre si Sir Angelo. Sir Angelo, pasok ka dito. Yes, sir. Hi, sir. Good morning, Len. Sir, good morning. Start. So, ito, meron ako Swiss Military Watch. So, sabi niya, hindi ko kasi alam magkano ba price ng Swiss Military Chrono Watch sa online or sa store ngayon. Okay. The difference is, meron siyang official logo ng President. Ng President, Office of the President. Kasi si Papa niya daw isa retiree administrative officer sa assistant administrative sa Malacanang Office of the President. Assistant. Yes, binigay daw to ni BBM as a gift or token of parang retirement. Familiar ka ba sa Swiss Military Watch? I'm not familiar. Pwede mo ba search it up? Search mo yung model. Hindi masyado sa watch. Pero ang alam ko, yung Swiss Military Watch, ang price range, ano to? Di baterya ba to? May baterya lang yan. Di ba? Chrono. Ay, so mas mura siya. Pero galing yan Switzerland. Malamang, Switzerland. Oh, di ba? Tama ako. Switzerland. Search mo alam, pagkano. So, bagong ano siya? Bagong bigilang po. Hindi ko sa sinasorte. Simula nung napanood ko yung Pinoy Pong Star, parang hindi ko na siya ginalaw. Gusto ko talagang madala siya rito. Pwede na malam. Yung mukhang bagong hindi pa talaga ginamit. Oo. So, ano siya dito? Message na natin. Ano, dyan yung model para makita natin. Okay, tingnan natin. SM3000. Anong masasabi mo sa mga ganyang klase ng watches? Kunyari, nalaman na natin yung price. How
it will affect na meron siyang logo ng Office of the President yeah. dito. Pero kasi yung pinagbigyan naman is not in particular na merong hindi ko sinasabi na walang pangalan or ano, pero kasi ito yan eh. Kung yung taong pinagbigyan niyan is a well-known or a politician or a cabinet member or yung mga close-in talaga ni ng ating presidente at nakilala, that should differ na malaki, di ba? Tama ba ako? Yes, tama. Oh. Kung kakilala, kung well-known yung pinagbigyan, yung provenance na tinatawag, yung mas ano yan, mas may premium. Ito yan, yan. So, pwede siguro ako mag-comment dyan, yung kung magkano yung value ng ganito, plus yung collector's premium. Pwede ako mag-comment sa collector's premium. So, let's keep in mind na pag ganyang Office of the President, hindi ito, ano to, non-political ito. Hindi ito dahil si Marcos, dahil si Duterte, yeah. si Aquino, or si Gloria. Ano to? Yung opisina mismo ng presidente. So, ang collector's premium nito is because of, you know, yung Office of the President. So, I would say, ano siya, easily, kung magkano yung presyo niya, easily, mga 50 to 100% premium. Para na? 50 to 100% premium. 50 to 100% premium. 50% to 100% premium. Ang i-add? So, kung kunyari 10,000 siya, mga 15 to 20,000. Ang i-add? I-add natin as okay. premium. Dahil nga, meron siyang seal ng Office of the President. Eh, what if, sir, ang lang, may tanong din lang ako para alam ng mga viewers. So, di ba, kunyari, si watch is brand new. Yes, brand new. Okay, the price of this watch is according to sa 12,000 kasi sa euro. But that is sa euro. So dito kasi kunyari ako, meron akong 12,000. Should I buy something lang gantong watch? Parang ewan ko lang, hindi ko ano, pigaw, kunyari ka, bibili mo ba siya nung kung magkano yung price nito na bago tapos dadagdag mo pa yon? Or pwede pang mas mababa kasi nasa iyo yun kung magkano mo siya bibilin. Kunyari ka, meron kang watch na hindi mo naman gusto. Mm-hmm. So, may nagbenta. Well, ano siya, kung bibilin mo siya for use, syempre, ano siya, kung ano yung market value, yun na yun. Yun lang yung market value, diba? Ngayon, kung ikaw collector ka, at binavalue mo yung, ano, kanyari, gusto mo nangungolekta ka ng mga giveaways ng Office of the President, doon ka, no, willing ka magbigay ng preview. Alright. Yun. So, yun nga, tansya ko dyan. And para na nito mas sigurado na this is official galing dalito sa Office of the President. Si Tatay lang po kasi makakasagot eh. Actually, naka-video din po siya. Ah, yan. Sige, kausapin natin si... Sir, kasapin natin yan, sir, para... Tayo, labas mo yung camera mo. Yan. Tsaka mati-check natin yan. Okay, dahil. Kasapin ka labas tayo. Ito po. Sir, magandang umaga po. Ayan. Tingnan mo. Magandang umaga, sir. Yatin mo rin, sir. Sir, ano pong pangalan nyo? Rogelio Balasola. Opo, yun. Gaano kayo katagal na nagtrabaho sa Office of the President? Bale, 22 years. 22? 22 years? Sino nagbigay sa inyo nito? Award ko yan, sir. Service award ko yan. Service award? Alright. Service award. Being administrative officer? Assistant administrative? Assistant 1 ng position ko doon. So, ayun. So, nakita ko. Mukha naman legit. At syempre, ayan si tata. Nakita mo ba, Yuki? Ayan si sir. So, sige, sir. Aming pa-presyo ito sa inyong anak. At mag-usap po muna kami. Maraming salamat, sir. Thank you po. Salamat. Mayroon pa ako dyan isang ano, yung agent. Ito po. Agent. Sige po, titingnan po natin. Sige po. Salamat po, sir. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Thank you po.
Ano pa yung isang ano mo? So ito. Ano yung isang suit mo? Ano ba yan? Ito po, Elgin po, 1953. Ano na? 1953, sa kanya din po. Elgin, oh. Elgin sikat po. Na, yan. Sikat na, na Swiss watch din yan. Sikat na Elgin watch. Automatic. Since, ano sila? Early 1900s or late 1800s meron. 1953. Magkano naman ito binibenta? Si tatay po, 40 po. Ito po. 40. At labas ko muli camera mo. Kasi okay lang daw po. Ikaw, well, ano take mo dito sa Elgin watch na yan? First time may nagkwenta ng relos ata dito. Ay, hindi naman. Hindi, Hindi yung netong watch. Yeah. Well, kung watch collector ka, is Elgin is a really good brand. Although ang preference talaga ng mga tao, 1953 ka, ang preference ng mga watch collectors is yung mas luma pa dito. Alright. Although ito, pwede rin kasi functional siya. O, ginagamit mo, suit mo nga nung ginagamit mo. So, for function, yes, pwede. Pwedeng collectible din ito. Pero meron bang buyers? Meron for watches. Oh, nga lang, hindi tayo, ano dyan, hindi tayo expert dyan sa field na yan. Alright. May entirely different expertise ang mga. Oh, alam mo ako, expert ako sa relos ko, G-Shock lang yan. Putyo pa niya sa akin yan. Ang dami ang mga collectors ko. Hanggang ngayon nandiyan. So, siguro, dyan naman na yan at ito. Magkano natutuwa ng dulog? Sige, iwan ko na pa. Sige, maraming salamat sa Ranilo. Thank you. Ito pala, magkano pa, ito pala, magkano pa lang price? Sabi niya nila, sa 20K, no? Kung 13 siya, times, 20 to 26. No, 18 to 26. Yung range. Alright. Siyempre, mabenta mo pa yan, so, baka na makanito. Siyempre, 18 to 26 sa expert natin. So, siyempre, that would be the price ng mga bibili. Eh, ako, magbibenta. At ako rin yung bibili. So, 40,000. 20 boss. What happened at 20? Diobra. 14,500. 18 na lang, siguro. Sarado, 18. Hindi, kasi nung nag-start eh. Siguro, okay sana to, kasi nga, brand new. Oo, oh, brand new po. Oo, Swiss, tapos sa po. President. Pumbili lang ng gatas. 15,000. That's the highest we can do. 15,000. Siyempre, kailangan, hindi ko alam kung kailangan ko pa ulit mabibenta yan. At hindi din natin alam kung mabibenta ko pa yan. Yeah. Kumbaga, maganda dito kasi nalagay office of the... Oo. At the same thing, battery operated siya. So, sa akin bibili nyo, tatakpatan ka rin natin yung battery yung display. So, matagal-tagal din to. Hindi din natin alam kung mabibili nito. Pero gusto ko siya kasi para display sa shop. So, 15,000 yung last offer ko para dyan. 16 boss, last. Isa na lang para 15,000. Sige na nga. Dili. 15,000 sir. Sige, maraming ito, salamat. Hindi na muna yan. Ito na muna. Meron kami ano pa. Ano yan? Ano ba yan? James Bond tape. James Bond ano? James Bond. Na ano? Volume 1 and Volume 2. Ah, mga CD. So, hindi muna nakakulay ko ng mga CD. At dito muna tayo sa watch. Maraming salamat. Punta ka sa office para mabayaran. Tama to. Sa Swiss Military Office of the President. Yeah. Thank you po. Ayos, so nandito ako ngayon sa Pinay Pawn Star. Dinala ko yung relos na galing sa office, galing sa aming trabaho. Baka sakali ako kay Basto yun na baka mabili. Buti naman at nabili. Good deal po sa price na aking binenta, 15,000. Geng. Salamat po, Basto yun.